chapter 15, verse 13, verse 20 to 21. Kung ay mudra ko sa ato niya Biblia, ina ito pa matuod, yung ginhabal ni Apostle Pablo, nga pa may ara pa, nagdala sa ato ang kadalagahan na musini, ang pagkabanhaw ni Christ Jesus. Kag isa ito ka fundamental truth, kag hindi natin madinay na. Kag amo ini ang kabugusan, nga ginabutangan, kung sa ato pa pala, amo ina ang ginabutangan sa ato pagtuo. Ang kamaturan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sa history, and even in our doctrines. Now, kung wala ang pagkabanhaw ni Christ Jesus, ang tanan nato ng doktrina, hindi mapatihan. Ang ginatuuhan ta, ang ginahambal ta, ang ginahimo ta, ng mga Kristuhano. Buta ba doon? Nga kung wala itong pagkabanhaw, kung hindi ini matuon, wala sing pulos ang aton na pagpangalaga sa Diyos. Now, may ligugma, ang muning luyak sa Yahwa ang uon na pagpati. Di ba? Halik sa muna. Ang muna gusto sa Yahwa ang laon na pangunauna. Ang muna na may madamo ang mga ginahimo siya, agod lang ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, hindi mapatihan sa tao. Ilapinagin, loyal niya ito nga pagtuo, mangin sa landaran, o mapanaton ang kulto, mangin gusto. Kaya kita, nga nagapati sini resurrection, mangin kulto. Kung wala pagkabanhaw, nila. Pero salamat sa Diyos. Kaya ini ginatudlo sa balaang kasulatan nangin matuod kag ini improve ini Jesus Christ. Buta ba noon nga kita ang nagalagal sa Diyos hindi niya luyang mahuyan. Luyang sa Diyos nga mahuyan ang iyang makalawan. Halin sa una sa time sa Israel wala ini gusto sa Diyos ng iyang makalawan makita sa ibang tao nga nagatuo sa putigon ng Diyos. Because if there's no resurrection, ang ginhambal ni Jesus Christ, ang yan naging plain. Nangin myth lang po. Pero salamat kita. Because our Lord Jesus Christ is risen from the dead. Nauna ganyang kamaturan yung makita nato ng ngayon dogma. Sa ginhambal ni Jesus Christ, tira, sa John chapter 11, verse 25, o nangin, the resurrection is Christ's claim. Gin-claim ni Jesus Christ, ni Bla. That is why sila niya, I am the resurrection and the life. Sa paglandaw na ito, mga iligugma, sa sina ng punto, ini nga pag-claim ni Jesus Christ is indisputable. Magambal kita gani indisputable, meaning, imposible nga mamangkot ka pa. Imposible nga duwa-duwaan pa kapalong kapatid niya. Bangun ang naghambal na nag-ako sina mismo ang Diyos. Right? Mismo ang Diyos. Hindi pwede maako sa ibang. Hindi man pwede isang inhambal niya na sila sa roon na mapanaw. Kapag umapato sila sa roon, hindi ka mo pati ako ang nagbangon sa akong kogalingon. No? Kaya istorya sila ni Riley lang. Ginpabangon sa Diyos. Gintawag ni Kristo Jesus sila sa roon. Kaya pila na sila sa roon kaadlaw dito sa lugan. Apa? So imposible yun nga mabangon sa iwan. Patay ka na, bangon ka pa. Possibly. Unless ang Diyos ang magtugon sina. Unless ang Diyos magtugon sina. So, iniginhambal ni Jesus Christ na kung sa mga nauna na kung wala mong iniguma. Nga kung hindi Diyos si Jesus Christ, then wala siya maghambal sina na pulong. Diba? Ginako niya ang pagkabanhaw.
Kaya kabalo kita nga si Kristo Diyos, anak sa Diyos na kari sa siling kalibutan, naghalad sa iya kabuti para sa aton, manuluwas na to, kag hindi lang manuluwas na to, kundi naghatag siya si kabuhi sa aton, kag hindi kabuhi na to, nga wala katapusan, ato enjoy sa pila kahalaw dito sa langit. Kagisan pagali ang pagkabanhaw, luyag niya ipa-experience siya sa aton. Tama na? Amo na yung karabi sa pulong sa Diyos. Paghambal niya ay ang resurrection and the life. Iya din na pahayag kung ano siya, at sino siya. He is God. He is God. Makita natin may yugma nga ang kinaiya sa Diyos. Ginpapatudan niya na hindi na niya kahambal ang Ginoo that He is resurrection and life. Ginpapatudan niya sa iya nga pagkabanhaw. Kung isa na ang inaluwa-dawaan sa tao, kung tuod ang ginahambal sa Diyos. May mga tao nga nagaduwa-duwa sa iyang pulong. Di ba lang? Nga tao kambal ay tinaya ang pulong sa Diyos, sinulatan na sa tao. Kung isa kita ganit, nagaduwa-duwa sa mga kumisa sa Diyos sa ating gabuhin. Ha? But God is faithful. Ang Diyos matutong nagahimo, sinak sa aton, nagahatag sa aton, nagasustain sa aton because amuna ang Diyos sa aton ginaduman. Ang iya karakter, ang iya nature. So pagambal niya ay ang resurrection and the life. Ginapahayag niya ang iya kaugalingon kung sino siya. Ang iya promisa sa ibong sa aton nagabuhi. Ang iyang mga ginhambal sa iyang pulong, ang iyang mga saan, ang iyang katutong, ang iyang bugay, at tawag-law. Because we know that God is gracious. So, pagod nga ang Diyos matutong, ang Diyos maayo, ang Diyos mabuga, mabinugaon, mabuganaon sa bugay, amuna at tawag-law na gagabuhi. Gagantuli, wala man kita rason. Hindi mag-alagad sa Diyos. Huwag man kita karason na magpabigin sa atong pruyan ng Domingo. Kaya muna ang Diyos nga kinaalagad na, nabanhaw na Diyos, matutong na Diyos, nagsahad na Diyos. This is His kingdom. I am the resurrection and the life. May harapang naghambag rin sa pulong sa Diyos niya ang na. Why? Only the Lord Jesus Christ. So, mga hukman, makita na ito ang naghambal si Ginoong Jesus. Kag-hindi lang na. Ngayon, naghambal. Hindi lang na sa pulong mo. Kundi mismo ginpamatunan niya sa iyang pagkabanhaw. Tama? Kundi mo dira na noon, dira sa Matthew, chapter 28, Matthew chapter 28, palihog sa inyong mga Bibles, makita natin dira ang istorya sa natapo sa pagbanhaw ni Jesus Christ. Sa linong, grabe ang linong, ara ang mga gwardya, nagabantay. Kagunin mo lang doon yung pabantayan, hindi ni Pilato. Agun masiguro, kaya wala si may makakuha sa sining persona sa iyang lawas. Ginpamatayan si may bin si Juan. Di, makuha ka ba na? Makawan ka ba na? Pero ang natapo, di na naglinom. Paglinom, nagbukas ang pertahan. Of course, ang kapa, ining mga kababaihan, ang mga babae, wala no? Sila kita po na ito nagbisita. Gabi nyo sa Abot Greek, ito sa Anwa, sa Murcia. Kada ako na ganit nga okasyon din pagkabana pala. Namunan mong tao, ang kapa, ang ilang rason, maduaw sila. Maduaw sila sa lulungan. Pero bisan ano maduwa, may lagay, may ilang naging
kong sa kinulo nila rito sa ilang simbahan, ako manadya ko ng posisyon pagwa. Gaparada sila mo na o nagpasan sa krus. Di pagsulod simbahan, pasan manadya ko sa krus. Pagwa sa simbahan, pasan manadya ko ng krus. Di ano na, may pagkabarmaw gira. Pero ilang ang ginahin mo, pamangkutod din ang makanto. May, abiyan, maluaw. Nga sa natuwa, nakuluaw mo ang Diyos. Ignorant, eh, malang. Of course, kapalungan kita ngayon, kapalungan kita sinasunan. Kailangan na, that. Pero ang pwede na ito, salamat kita sa kapatuuran sa tulong sa Diyos. Nga nang bukas ang ating pangunang-unan, ngayon yung Kristo, nga napatay para sa akong salamat, ginlubong, kag sa ikatatlong adlaw na banaw. Wala nang pabilin dito. Kaga mo na eksperyensya. Sini yung mga tao na nakakita at nabalaan din nila sa physical, amo na pala nga, kung mabudlay pala nga maghambaga o wala ebidensya nila, bisan sa kaso, budlay nito pati-patihan. Kung wala ka ebidensya. So, ang kinhamba ni Jesus Christ concerning siya pagkabanaw before siya napatay, amo na niya diyon, nga ginpahayag din niya, nga iyang kinhambal matuhod. Not only in verbal, but in physical. Tawa na? Nga. Because this is His claim. I am the resurrection and the life. I am the resurrection and the life. May hukma sa atong kagubing. Kung ano ginhambal sa Diyos, himuon niya. Kung ano ginhambal sa Diyos, himuon niya. Kung anong ginhambal niya nga magabalik siya naman, do you think nga maluwa-luwaan ako na nga maghambal kita na ang Diyos do you possibly halin sa una halin sa tayo na pusulbo tuktog subo wala ka Japon nagabo kung nangimot niya ina nga pulo maging claim niya is the resurrection and the life. Kaging pahayag yung makita niya. Then, be sure nga kung maghambal siya, He will come again. He will come. Amo na ang Diyos maminatugpon sa iyo. Makarilay kita sininga Diyos. Kaya nag-claim sini is God Himself. Ikaduman niya kamaturan sa ato. His victory. His victory. Ang pagkabanaw ni Kristo Jesus kadalatan hindi kapiyardihan. Kung wala siya nakanauti kapiyardihan sa tanan. Kapiyardihan sa tanan. Now may nikugma dari sa pulong sa Diyos. If Christ did not rise, then the whole scheme or the plan of God about redemption is failure. That is true. Diba? Kung wala si Kristo na banhaw, ang plano niya sa kaluwasan na doon, palpak. So, anong butang ba doon? Wala kita kaluwasan. Di ba lang? Hindi matuod ang ginatuuhan na. Amo nang ambal niya sa 1 Corinthians. Amo nang ambal niya sa 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15. In other words, the gospel that we preach, magtindog rin kang makambal ikaw na naman kay Jesus Christ, hindi kapatihan. Ang may balita ang ginahambal na itong kaginawali, wala.
Mangin matuhod ang ginahambal sa iban na nungod kay Kristo Jesus. Mangin matuhod ang ginahambal sa iban na nungod kay Kristo Jesus kaya siya tao ng ating Diyos. But praise God. Mga inyugma, our justification is not secure kung wala si Kristo naman. Wala sa doktrina sa pagkamatay kung wala pagkabanal. Hindi kita maniklara sa Diyos sa pagkamatarong paagi kay Kristo Jesus kung wala siya nabanal. Wala kita kadalangan. Wala kita sa paglaban. Kagsiling sa pulong sa Ginoo, kung si Kristo wala nabanal, we are the most miserable people. Makita yun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 20. Hindi kita kabato sa kabutigan. Ang atong pagtuo is useless. Kaya ginapala sa pulong sa Ginoo, we are false witnesses. Kung si Jesus Christ wala nabanal, kagang pinapabala ka subo, magpapabilin kita sa aming sala. Magpapabilin kita sa aming sala. Magpapabilin kita sa panimalay sa atong kaaway ng Diyos. Di ba na? Kung wala si Kristo na banal, kagatanan sa aton, mawala ang basang pulong sa Diyos. Pero salamat, kaya kiniklarar sa Diyos nga siya na banal, dahil imitanan ng mga negatibo, ng mga pagpati, mga inilugma, salamat sa Diyos. Kaya nako sa Diyos ni. Kaya kita naman Kristo ako, hindi kita pirti. Hindi kita pirti. Ang atong ginabasa ng pulong sa Diyos, halik sa Genesis as a revelation, matuod. Matuod. Hindi pulong sa Diyos. The triumph of truth over evil. Good over evil. Satan has defeated. Joy over misery is forever secure. Amo na ang kamatuunan. Amo na ang dala sa pagkabanaw sining nga sa pagpangalagad na nun, may lugma, makapadayon kita. May saan ang Diyos sa inyo kagsama. Siling siyang pulong sa Ginoo, siling ganit sa isa't ang ano. We are victors, more than conquerors. We have triumphed through the Lord Jesus Christ. Through the Lord Jesus Christ. May hukma. O daw anong katawan, hindi na kamatuhan kung paano doon sa imo kagsawa. O daw anong kanami, nga nga doon ginaalaga, nga maluluwas, hindi kasubong sa mga tao magipundar nila ang ila reliyon. Nga sa subong, ila na ka, di ka na ang nakaligan, nagapabilin dito sa lulungan. Kagas sa sukong ang ilang mga sumulunod nagahandong na makita sila ng kalamatay ng ang ilang mga katigulangan, ang ilang kabataan ng bulos, ang ilang makakuhan ng bulos. Pero sa sukong nagapaabot pa sila ng ilang unpounder sa ilang reliyon magabangon pero useless. Wala siyang kapustan ang kabaroon mo. Only the Lord Jesus Christ says or said, I am the resurrection and the life. I am the resurrection
nangyari. Kabisan pa kamatay na daog ni Kristus. Ang sala na daog ni Kristus. Kagkita ng mga Kristuano, hindi pala mandalago kita. Awarang ba ni Kristo? Siya po. We are what? We are more than what? Ano? Kamamban. We are more than enough. Conquerors. Because Christ has risen from the dead. Last, the challenge of the Lord Jesus Christ sa iyong pagkapanang. He challenges first our love for Him. Sa ining mga disciples, of course, nakaipalo naman sila sa Kristo na panahon. Napaupo kanila na rin. Pila ka tion sa ila na pag-fellowship. Pero may mga disciples siya nga nagkalikod. Nagbalik pala sa ila dati na gawin. Kagira nato makita ang istorya sa John chapter 21. Wala? John chapter 21. Yung isa sa mga disciples na in-challenge ni Jesus Christ, kagilang ka, nanuon sa pag-igugma siya more than anything else. Amo si Peter. Of course, si Peter tao man ang kapatsyag man sa ano pala, balatsyado man na pareho sa ato. Kayahan siguro daw na paslaw siya. Daw na huyas siya. Na-discarried siya. Pero ka namin sa kay Kristo Jesus, kaya palapit tayo naging spirito. And in challenge, sa niya gumawa kay Jesus Christ. Jesus said unto him, Peter, Simon, son of Arjuna, lovest thou me more than this. Lovest thou me more than this. Three times yung inambal siya Jesus Christ. Of course, we know some of us. Inigong mabala nga balong sa limo sa lain. Inigong mabala nga ang inapaako ni mo, pariyo sa imo. Ako na ganyan mag-isa, nagkakadismayan kita. Kaya luyan ni mo ipagutod, lain ang resulta. Wala? May tanda na, no? Tama? Yan luyan natin, wala nga maamon na siya. Tapos kung isa, pinapaabot natin niya sa pagkapit bago mamangkot ka. Lain ang sapat. Ito lain man luman, lain ang buot ko ang balon, lain man iya. Three times. Hasta sa ikatatlo, nga nagkasubot si Peter at nag-ibig. Nagkasubot. Nga Lord, you know, kabalo ka sa akong malatiyan. Kabalo ka sa mga. Wala kasi minatakot sa iyo. Yes, Lord, I love you. Kung ikaw pamakuton, sinasin ng tao na panahon mo ang lumas. Kamusta kamusta ang pali sa guma natin sa iyo? Kung ginihuma kita sa Diyos na pao, sa iyan ito, ng kintahan, ginhimo ni Kristo, na agyan ni Kristo ang pinakabuglan, kag pinakakabuluya ang kamatay, it is because of His love for us. So, hindi na banhaw na maluluwas magpapangkot man sa atin. Do we love Him? Oh, yes. Kinaigugmahan natin siya labaw sa mga utang. Kaya po sa iyo para sa iyo importante. Kung isa na ginapaylo ang Diyos. Ginapaylo ang Diyos. Kung isa yung mga butang sa kalibutan ng malangilan, amo na nagakuha sa atong atensyon, amo na nagakuha sa atong gugma, nga kung isa ginasit-asayin na ito ng Diyas ng Diyos. Amo na masubo ang nagtatapos sa manapong ang Diyos ko ato.
May mga Kristohanong kami because sa ila na trabaho, sila nila makapag-convert na lang ako sa apostolic. Agod na makasugod ako, Kristohanong. So, masubuk. Labaw sa mabutang sinigalita. O fira na sa dagok, no? Gusto din man ang bansa kinukusiyan ko. Kundi ito ko nung iumanggan. Kundi manggan mo dito malimutan yung puso ko. Di ba na? Nagmanaho ang sa mga Kristohano na layo mo sina ang bagay. Ginabay kong inagugma. Hindi na na-focus sa ginong inagugma. Kundi na-focus na either sa tao o sa mga material ng mga bagay. Kung sa masuko kayo mga ipinipon ka lang. Kabalo ng isang prinsipyo. Kabalo na nga. Dalibon ko lang sa sila. Madala ko man lang sa. Pero, ang prinsipyo sa Diyos, prinsipyo sa Diyos. Ang prinsipyo na ito, gabay pa maningiyan ang Diyan, biyan sa Diyos. Hindi nga ito. Pagkatawahan mo na ito. Kaya tuod man mo yung lugma, kung wala ka ba tao sa Kristo, di pa gusto ka eh. Di ba lang? Pagusto ka. Wala may masamay sa iyo. Sa bagay, abang kita sila. But praise God. Ngayon yung Kristo na ba tao? So, yung challenge na ito, ang buuma natin sa iyo. Kaya naman, ang ating commitment sa iyo. Are we committed? Sa atong Diyos. Nga kung may magsunod na rin kang mag-hambal, sino ang Kristohanon? Ang hindi Kristohanon? Wow! Mag-hambal ka, manginmatay kami kay Kristo, kay kumitado kami sa iya. Wala? Maging matay kami kay Kristo. Kapano ka po may luma? Ngayon, my disciples, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, wala sila mag-isol? Bisa ako mahano, halos pakahuya, ang natapo, pakaini yung mga disciples, committed kay Jesus Christ, na doon sa ila kamatayon ang pagsunod din kay Kristo. Pero wala din sila naghambal. Surrender na kami. May isang istorya. Dalo na ako ng iba na kapatid sa inyo. About sa lima, apulong kasundado. Uno kasundado sa mga. Hindi nga mga sundado. Kristohano. Yan ini, ang deklarar sa ila o sa ila ay nga kung hindi nila pag-deny ng Kristo nga ginatuohan nila pagkapatsyo sila pamarcha ko na sila sa ubal tugtog mapatay sila manjit tingin kapitan o kung hindi ang officer sa sini nga mga soldado na kambal na nag-appeal sila sige na. Kaya kalahin na sila sila yung sudan at sila yung officer. Sige na, hindi na rin. Marcha sila. Sa tumatiwa. Inambalan sila. Insignia. Marcha sila. We are soldiers. Soldier for Christ. Ready to die for Christ. Marcha. Wala pagkaon. Wala malimun. Una-una itong bansa. Siya dan. Ikaduha na ito. Aha, lima. Tugtog isa rin. Kapano ba man ako? Ining officer sa dumatiyon nag-join. Imagine. Nag-join marcha sa iya. Tugtog na napangay siya. Why? Because we are committed to their Savior. Bisan ano ang pagdilaw na nag-aabot sa atong mga hindi.
kabalugtan nga ila tanan manumpuas by God's grace and by His mercy, because Jesus is risen from the dead. And thus, na-challenge sa pinukusan our faithfulness. Our faithfulness. And I will close this part of saying, sa atong katulong sa tinukula, wala atras-atras. Padayan mo sa pagalakan. Because God is faithful. There may be none. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Christ is risen.